Bebeko, ang topic natin po today is about bread, bao. So, alam nyo, mga kabebeko, bakit bread? Kasi po, mahilig talaga ako sa bread. Lalo na, pag paborito ko, talagang dinadayo ko po yan kahit saan, kahit malayo. Lalo na, pag natikman ko siya for the first time, masarap talaga. Talagang tatandaan ko yan. At kung may pagkakataon, talagang hahanapin ko yan. Kahit naman kung hindi bread, kahit anong pagkain, pagpaborito ko, talagang hong hinahanap ko. Kasi ho talaga food lover ho talaga si Bebeko. Okay? So, ang topic natin po today is about bread. Alam nyo ho, kung hindi nyo, kung hindi pa syempre, hindi naman talaga alam. Alam nyo ba mga ka-Bebeko, meron ho akong bread maker. Kaya lang ho, yung bread maker ko na yun, sobrang laki. Tsaka siguro, matagal ko nang nagamit yung mga 15 years na siguro over. Nasa kabilang bahay ko yun. Alam nga naman hondalin ko dito sa city. So, sabi ko dun sa kasama ko sa buhay, gusto kong bumili ng bread maker pero yung maliit lang. Kasi ho, talagang mahilig talaga ako sa bread. Mas ano, kunyari ho, pag namimili, talagang pumupunta ho talaga ako sa bread section. At gusto ko pa ho talaga, talaga pag talagang mahilig ka talaga sa pagkain, hindi lang yung basta bread na nakabalot na. Gusto ko talaga yung fresh na bread. Tuwan-tuwa ako pag sinisilip ko siya, winawatch ko siya, ang sarap naman ang bread na to. Yung bread tripper ho ba ang tawag doon? So, yun po ang topic natin. Kaya, ginawa ko po itong video na ito para po mag-opening box po tayo. Unboxing ng aking bread maker. Okay? So, dahil sa sinabi ko na gusto kong magkaroon ng bread maker, na gusto ko sana maliit, kaya lang walang masyadong maliit eh. So, eto na po, dumating na yung aking bread maker kagabi. Tinatamad pa ho kong buksan dahil wala ho ako sa mood. Pero kailangan ko na ho siyang buksan dahil kailangan na natin ma-check kung anong nasa loob ho, di ba? So, dahil mag-unboxing tayo, samahan nyo na ako para masaya, okay? So, simulan na natin, okay? 3, 2, 1, start! So, ito ho yung aking bagong home bakery. Marami ho akong pinagpilian. Nakikita nyo ba yan? Okay? Marami ho akong pinagpilian. Kaya lang yung iba ho, malaki. Tsaka, sabi ko, huwag na yung masyadong mahal, yung tama lang. Kasi hindi mo naman siya laging gagawin yan. Hindi naman laging, kahit gusto mong kumain ng bread, kung wala ka naman sa mood, di ba? Kaya tama lang yung presyo. So, ito made in Japan. Ang pangalan niya ay irisohyama. Okay? So, ito na po yun. So, simulan na natin buksan ha. Samahan niyo ako. Okay, let's go! Okay, mamaya malaman natin kung ano ito. Yan! Ganda! Okay ah! Ganda yun. Talaga yung bago talaga. Okay? Yan, 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 yan! Wow!
Okay ba? Wow! Ganda-ganda! Yung aking purse maker is white. Ito naman ay black. Okay ah. Wala talagang makitang maliit. Ito na talaga siguro ang pinaka-tamang laki. Pero okay lang. Andito na eh. Wow! Ganda naman! Alam nyo ba, itong brand na ito, dahil made in Japan, lahat nakasulat ay Japanese. Okay? Kaya, dapat nakakaintindi ka rin ng Japanese. Okay ba siya? Ganda. Wow. 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 Ganda naman. Sarap naman magbukas. Dang. Wow. Okay ba? So, galing ah. Talagang simple lang siya, oh. Okay ba? So, ito na ang aking bagong bread maker. Ganda niya. Maganda rin yung color. Simple lang. Wow. Tama-tama. Sa weekend, sisimulan namin gamitin ito. Kasi oh, di ba mga kabebe ko, pag weekend, gusto mo sa bahay ka lang, pag wala kang appointment, and then gawa ka ng bread, di ba ang sarap ng feeling, tapos mainit-init pa, makakain mo. Yun ang kagandahan pag meron kang bread maker sa bahay. So ito, na-share ko sa inyo, ang ganda niya. How to use? これは食パン。ああ、number one。メニューはここで買います。からこっちはパンの生地。どう？どう？ここはメニューで買います。うん。あとはスタート。さまがメロ、hello マカベビコ。さまがメロなんマカブレッドメーカー。Kasi itong YouTube ay around the world, baka may nakakapanood, meron silang bread maker na ibang maker. Usually ho, kasi ito pangalawa ko na tong bread maker. Yung unang bread maker ko, meron talaga siyang measurement. May kasamang mga kung ano pang mga maliliit na pwedeng gamitin sa paggawa ng bread. Pero ito kasi, yung kanyang presyo is about, sa pera ng US siguro, about $100. Mga ichimangin o mga ganon. Kaya tama na ho yung presyo. Kaya kung pagkasabihin, ito pa lang ay solved ka na. Usually naman kasi ang bumibili nito, yung mga talagang gumagawa na ng bread, o tsaka meron ka ng measurement sa bahay, okay lang kahit wala nun. Kasi ang importante, meron ka na nito. Diba? So yun. Oh, ang ganda niya, oh. Okay? Alam nyo, ang sarap nang may ganito kasi yung, sa kabilang bahay namin, pag nasa mood ako, ang sarap mo kumain ng pag nasa mood ka, gagawa ka ng bread. Minsan ko na ano pa mga varieties ang ginagawa ko. Kasi sa dough, ang hirap po mag-massage ng dough, diba? Kasi kung meron ka na nito, may dough, madali na ho. Kung anong gusto mong gawing tinapay, diba? So, ito po ang aking vlog for today. Sana nasihan kayo at magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo rin bang bumili ng bread maker, diba? Alam nyo, ang tip ko sa inyo mga kabebe ko, basahin nyo yung reviews kung maganda ba siya. And then, hindi naman kailangang brand na brand siya eh. Basta maganda ang performance niya. Ito made in Japan, kaya siguro ito pinili ng aking asawa dahil made in Japan. Alam nyo naman pag made in Japan, diba?
kumbaga sa ano eh, sabi ko sa kanya, huwag masyadong mahal, tama lang. And then, syempre, quality. So, ito ang napili niya. Kaya, ito na po ang aking bagong bread. So, abangan nyo sa mga susunod kong vlog. Baka meron ako mga short video na gagawing bread. Papakita ko sa inyo, okay? So, ito na po ang aking vlog for today. Thank you for watching, mga kabebeko. Sa mga nanonood sa inyo at nakakatulong ang aking vlog, natutuwa ako. Katulad kanina, share ko na rin sa inyo, pag-gising ko, meron nag-comment sa akin, nagtatanong, yung aking vlog sa Haneda Airport, ang dami hong nagtatanong kung anong oras daw ang closing, anong oras ang bukas, anong Haneda daw yung Terminal 1, 2, 3, yung mga ganun ba? Kasi nakakatuwa kasi alam mo na pinanonood yung vlog mo, kasi yun naman po talaga ang purpose ko, mga kabebe ko, sa mga Japan lovers, tsaka gusto ko kong makatulong kung imbis na maghahanap ka pa, edi panuorin mo na lang yung video ko about sa Japan. Alam ko meron kang matututunan. So, yun ho ang aking purpose ng aking video. Kaya naman, pag meron akong time at nandun naman on the spot, nabasa ko, sinasagot ko ho kasi malay nyo, nandun na sila sa airport, diba? Nakakatuwa naman ho yung ano, makatulong ka sa mga liliit na bagay, diba? So, naishare ko lang yun. Salamat kung sino man yan. Kung sino man kayo, alam nyo kung sino yon. Hindi ko sila kilala pero nagpapasalamat ako sa kanila dahil pinanonood niyo ang video ko. Ganun naman po ang purpose ko ng video ko eh. Sana na panoorin niyo pa ako sa susunod pang mga vlog ko. Katulad nito ng aking bread. Siguro makakatulong ito sa inyo dahil ano, masaya, meron ka sariling bread. Pag-iising mo, pwede mo siyang iset up parang rice cooker. Pag-iising mo sa umaga, meron ka ng mainit-init na tinapay. Ang galing ano? Ay, ang saya ng buhay. Mahirap, masaya. Pero overall, masaya. Okay? So, bye! Thank you for watching! Sayonara!